sana ilang kalsada po ang isasara kasabay naman ng ASEAN Foreign Ministers Meeting sa bansa. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Ms. Celinia Pialago, ang tagapagsalita naman ng MMDA. Good morning, ma'am. Si Connie Season po ito. Good morning, Connie po. At sa lahat po ng viewers po ito, ma'am. Mm-hmm. Pwede po dating abisuhan yung ating mga motorista. Ano ba yung mga isasarang kalsada? Ma'am, off po para sa mga yan, nasa po yung kahabaan ng Rojas Boulevard southbound. Wala po yan sa people doon hanggang Buendia, 2 p.m. po hanggang 9 p.m. Total truck ban din po tayo sa kahabaan ng Rojas Boulevard mula Buendia hanggang people doon sa buong araw ng August 8. So, mamakapayuhan po natin yung mga motorist na gumamit na alpon dito. Mm-hmm. So, pero may mga alternate routes na po tayo, no? Yes po. Sa northbound, pag po pa northbound po kayo, no? Dito sa may along MacArthur Highway po, yung Monumento Circle, Caloocan City, along Manila East Road, East Front of SM, East Ortigas, Pasig City, Mindanao Avenue. So, I mean, meron naman po tayong mga rerouting na nakahanda na po. So, yung mga nabanggit po na lugar, yung mga nabanggit po kanina na area, magiging possible po yun ng noon 5 a.m. Possible na po yun. So, balibang yun lang po yung round kanina na nabanggit po na isasara yung kahabaan na doon. Yun lang po yung maaswanta-ikanya na ating mga... Ma'am, para ho dun sa mga hindi ho masyadong nakarinig ho no, nung ilang mga detalye ng sinabi ninyo, makikita ho ba itong mga changes ng rerouting or kaya dito po sa mga isasarang kalsada sa inyo pong MMDA website? Yes po, okay na po. Ito sa MMDA Facebook page. Balik po ma'am, para po dun sa mga motorista, meron din po ito sa website. And huwag lang po tayo sumaan, ma'am, ng VICC and Softed area dahil delegated po yun para sa ating mga guests. Alright. Ma'am, magpapasalamat na po kami sa inyo pong ibinigay sa aming update ukol dito. Maraming salamat. Okay, well, thank you. Yan po naman si MMDA spokesperson Celine Pialago.